As you see, this is Talasa Panay Capiz. I just took a vacation in our province last March 2023. After pandemic, that would be the time I traveled with my kids to Roa City Capiz. Ang tagal, no? Maybe it took more than 3 or 4 years before I returned there. But this part of a place in our province, we call it Talasa Panay Capiz. That was not really our own barangay. I was just visit my auntie there who got sick, and I presented her a food supplement just to boost her energy para makarecover siya for being weak now due to her sickness. That's their place, and isn't it amazing? It's greener and bright. As you see, it's a rice field. Sa Ilonggo, Uyapad. Sa Tagalog, Palayan. Very relaxing ang ganitong tanawin. The reason why gustong-gusto kong umuwi sa province kapag summer vacation, yung wala nang pasok sa eskwela ang mga student. Look, maayos na yung daanan nila, sementado na, hindi na pilapil, tapos may irrigation, kaya ang croppings nila continuous. Their place is near the river, kaya sagana sa tubig. Unlike sa aming barangay, panapanahon merong tinatawag na ami. Ami means tagtuyot or drought. They just depending on rain only to plant rice. Kaya pag tag-init or summertime, no planting, no croppings din. And if rainy season naman, baha or flood naman ang problema nila. Because there's a time of harvesting na sana, saka naman babahain. Tendency, it will destroy their crops. Ayan, palabas na kami sa road nila on the side of the river. Okay, next to our story, we are now exiting from their pilapil, no? We're going to their road near at the side of the river. Ayan yung aming service. We call it patrol motor. And our driver, we call him pilot. The tricycle, they call it top down kasi there is no roof over our head. Kaya top down ang tawag. While waiting for our pilot, he's just buying gas. I'll show you the river now. Yan, there's a motorboat coming. Nakikita nyo? Ako hindi eh. Masilaw. Okay, lapit tayo ng konti. Oops! Slowly, be careful! Oh, ayun, nakita nyo na yung motorboat. Iko-close up ko ng konti. Ayan! I remember this place when we're just a teenager with my cousins. Diyan kami naliligo. Wala pang harang yan, bato-bato pa yan. Talagang big changes na they developed the place. Ang galing nung kanilang mayor. Since may harang na, hindi na magkakaroon ng erosion of the soil. Kinakabkab kasi ng ilog yung side na lupa kapag walang wall or fence. Aside from that, safety measure na rin para maiwasan ang accident. Marami na rin kasi ang bilang ng naluno dyan. One of them is my cousin. My auntie's son. The one I visited just now, he died on drowning kasi magbabiyahe pa siya sakay ng motorboat that night. Then siguro nadulas, then walang kasama, so walang tumulong. After 3 days na nila nalaman na nawawala, tapos hinanap, nakita naman, but he's dead already. That was lockdown because of pandemic. And no one of our relatives can come to sympathize because of that distancing implementation. Kaya ang sakit. Ako, dito na lang sa bahay nag-iiyak.
kayak. He was one of my cousins whom our companion on that river before pag naliligo kami. Kaya it's so hard to believe na wala na siya. Okay, end of another story and sad story. Sino kami pilot? Si Roger. We gotta go now. While driving along, we saw a tricycle loaded of pasahero. Look! Hindi na makita yung tricycle yung mga tao na lang. Okay. Hanggang sa bubong may sakay. Ganyan sila sa probinsya. Ang saya, di ba? Okay. Our pilot named Roger. He drive that top-down tricycle. Actually, it's a service on their barangay. But he offered us using that service to send us to my auntie's place. Kasi family friend rin siya nito. And my companion naman next to me is my cousin Angeli. Ayan, palabas na tayo to main road. Continue pa rin ang filming natin para makita ninyo yung place kung gaano kaganda. Parang sightseeing na rin while watching my video. So, one thing we should know on a place like this, whereas near the river, is their earning a living or economy is also according to their resources. Since there is river on the place, their trade is not just planting rice but also sand extraction from the river. It's natural, but the threat on that in the long run, lalalim ang ilog. But I think since there is high and low tide, maybe nababalik din ang sand, carrying by the flow of the water from the sea. Ganun nga ba? Ewan ko lang din, naisip ko lang yun. Still, rocky road. Maraming sungka-sungkang daan. Not yet fully developed, especially the road. Pero at least, okay na rin even somehow. Kesa kagaya noon, naglalakad lang. O kaya, sa pilapil pa ang daan, mas mahirap noon. Actually, continue pa rin naman yung work nila for the road. Hindi pa lang lahat talaga totally finished. Pero okay-okay na yan kesa kagaya noon. Ayan, busugin na ninyo ang inyong mga mata sa tanawin. Kasi, bakasyon lang ako. After my vacation, I'm going home and the scenery is not the same from where I've been. Look at those kids. They're looking. They're just wondering, what am I doing? And the other, they just hiding. The other naman are very shy. Nakita mo yung kanina? Nari, hindi siya nakatingin. And look at those people in their house. They're doing something, but they're just looking also. You know, in our province, if it is a little bit remote, those people there ay namamangha sa bagong mukha. Ewan ko yung mukha ko kung anong binago dyan. See those sands? Ayan yung sinasabi ko na hinahango nila underneath the river. Hopefully, nababalikan lang ng buhangin yung ilalim kasi kung hindi, lalalim yun. Mas lalong dadami ang madidiskrasya or malulunod, di ba? This part of the riverside, wala nang wall dito kasi hawasan dyan ng buhangin. May bata dyan tumatakbo. Tapos, napatid yung slipper niya o nabitas. Teka, tapatan natin. Napansin yung bata. Hindi sumagot. Ayan o, bawat madaanan naming bahay na nakikitang nag-video ako, nagkakaway-kaway. Baby pa nga dyan, sumisigaw na. Shout out naman! Look o, napakaraming bangka. Wow, mga bangka. Ang dami. Oh my God.
Nag-hello pa ako dyan sa isang nanay, oh. Hi, nanay. We are now turning right to the main road. Palabas na kami. Tingnan mo naman yung dinaanan namin, oh. Lubak-lubak. Lusot, ano? Luhob-luhob. Kulit. Ang daming tambayers. Ayan, too close na kami sa main road. And on the side of the road here, palabas, there's a lot of mga kakilala. Itong aming piloto. At yung mga nakikita naming mga bata o tao along the way, they make kaway-kaway because they know na nag-vlog ako. Eto na tayo sa main road ng Ilaya going to Sublangon to Guba. And on the side of that highway or main road, may mga basketball court. Makikita natin dito ang tindahan ng aking cousin, ang anak nung auntie ko na pinuntahan ko doon sa Talasa. Ayan o, yung kanyang store. Ang paninda niya dyan is meat. Ayan. Beso-beso kami ng aking cousin. Then, nangumustahan, nagkwentuhan ng konti, tapos nag-picture taking. Ayun. A topic namin about his mother, his mama. At talagang I'm still hoping na gagaling pa yung auntie ko. But as he speaks, there is sadness in his voice. Even in his eyes, look sad. This cousins of mine, ang kanyang business is magtinda ng mga fresh goods like meat, fish, shells, crab, mga lokon, ang tawag nila dyan, yung mga shrimp na malalaki, and puset, all seafoods, name it. Our province Capiz kasi ay seafoods capital of the Philippines. So hindi lang palay, buhangin, even seafoods too. Yan, babiyahin na kami pauwi sa aming barangay. Tapos, since yung gas namin is not enough, dumaan kami sa bilihan ng gasolina dyan sa sidewalk. Napakasarap magbiyahe kasi top down. Talagang salumulat ng hangin. Yung init na yan na nakikita nyo, hindi na rin naman gaano masakit yan. Then, on our way, nagpagas kami. Ako ang sagot syempre dahil ako yung hinatid eh. Ako yung humingi ng favor. Ewan ko kung how many liters siya. Magpagas kami. There. It has changed pa. Okay. Larga tayo ulit. Biyahe na naman. Yan yung way going to Sublangon. Tapos may road papasok. Doon naman yung going to Guba. So, while riding there, natanggal yung aming kadena. Alright, how many stoppage na tayo? It's okay. Ano to? Patience, patience. Ano ba naman kami? Nahuslo aming kadena. And also, on that spot, I was lost my coin purse. I just realized it nung along the road na kami, going to Barangay Guba. Then, binalikan namin. On our thoughts, the possible spot, we saw a man eyed on that purse. And he was about to pick it up when we arrived at the right time. Then, right away, sinabi ni Roger, sa amin yan, nahulog. Hoy! Babae. Tsura mo karoon. Kaya, I'm very thankful to him. If not for him, may nakakuha na ng aking coin purse. Una natin si Roger, ganoon suan ka din, ha?
medyo natakot ako nun kay Roger kasi baka nairitan na sa kabungis-ngisan ko. So far, hindi naman ganyan pala ang kanyang iniisip. Ang bilis talaga ng buwelta niya when he heard na ang coin purse ko na waglit. Thank God, sayang din yun. If I lost it, may konting pera pa yun eh. Ay na? Ayos. There, panatag na ang loob ko. Naikabit na yung kadena. Hindi talaga maiwasan ang mga aberya sa probinsya, lalo na ang mga daan ay batsi-batsi. Ayos. Ayan na, tuloy-tuloy na ang biyahe namin hanggang sa bahay. At I stopped filming already. That's why there's no ending on my video. Kasi I was a bit shocked and mixed feelings. Baka kasi hindi okay ang feedback sa akin ng mga kasama ko. Thinking na pinakaba ko rin sila sa nangyari. Ayan, this is the road going to Barangay Guba. Ang tawag nila sa road niyan dyan ay Feda Road. Medyo nagbehave na ako dyan. Tingnan nyo naman, mahina-hina na yung boses ko. Hindi na ako kumikibo. Pero nagtuloy-tuloy pa rin yung video ko. Kasi nakikiramdam na lang ako sa kanila dahil doon sa nangyari. Buti na lang talaga nabalikan pa namin. Yan yung aming piloto, lilingon-lingon, kasi iniisip ko hindi kaya ito nagagalit sa akin. Ayan. Hi, asta na lang kami di. I hope you enjoyed our joyride. Alright.